Okay, hindi ka na lang natin lahat. Ouch. Basta pakinggan nyo lang ako yun, ha? Okay na? Cut. Again, okay. So, since kasi kailangan marami tayong tinatawag na medical term. So, kailangan alam yung bawat spelling, yung bawat part ng katawan ng baby. Lahat yung may medical term. Okay, bago ako magsimula, ipapakita ko muna sa inyo. Ito si Sasha, hindi ba? Baran muna natin siya. So, ipapaliwanan ko muna ng mga basic medical term. Pag first 28 days of life, yung wala pang 28 days ang isang baby, ang tawag doon is neonate. N-E-O-N-A-T-E. Neonate. First 28 days of life. Neonate. Tapos ang tawag dito ay... Neonate. Ngayon, ang tawag dito sa mga katawan ni baby, sa isang mamadali tayo, ang tawag sa bumbunan is Pontanel. O gusto niya, huwag niyang manaki-erive, makinig lang muna kayo. Continent. Tapos, sa apat na ulo, sa una natin meron tayong apat na lobes. Ito ang tinatawag ng frontal. Sige nga. Frontal. Occipital. Occipital. Parietal. Temporal. Ano to? Frontal. Occipital. Cantus is spelling C-A-N-T-H-U-S. Cantus. C-A-N-T-H-U-S. Pag sinabing ilong, nasal. Pag sinabing baba, bukyal, B-U-C-C-A-L. Or G, ito yan. Pag sinabing kilikili, axilla. Axilla yan ha. Pag sinabing yung putong natin is mamariglan. Mamariglan. Pag sinabing mga daliri is digital, interdigital. Mga daliri interdigital ha. Okay. Pag sinabing tenga, otic. Tua? Otic. Pag sinabing mga kuyukot, skin folds. Skin folds. So ano ulit ito? Interdigital. Interdigital. So, pag sinabing singit, groin, groin. Mula pataas, mula sa baba at sa gitna pataas, upper extremities. Mula gitna pataas, upper extremities. Mula gitna pababa, lower extremities. Okay? Okay na tayo doon. Hindi, natatanda niyo na mamaya na natin na sa practice. Wala na tayo, di ba? So, let's start na. So, ganito. Assume lang na meron tayong dalawang. Kailangan natin ng dalawang basin. Isang pangbanlaw, saka isang pansabon. Then, kailangan natin ng pitong cotton balls o walong cotton balls. Isang cotton balls para sa mata, isang cotton balls para sa mukha, at pitong cotton balls para sa vagina. Ilan lahat? Siyam. Itong, pag linisin natin ang vagina ng isang baby, kailangan natin ng 7 cotton balls, 23 the penis within only one. Napaka-unfair, no? Bakit pag penis isa lang? Bakit ganun, no? Pag penis isa lang ang bula. Pag babae, pito. Kasi sinisip. Okay, let's start na. So, assuming na may dalawang batya, then meron tayo tinatawag na sabon. Then, meron tayong mga cotton balls dito. May thermometer, may diaper, may pamaliti baby. Then, make sure na pagpasok niyo ng kwarto si baby, provide privacy. Unang-una, hugasan niyo yung mga kamay niyo. Wash your head. Provide privacy. Remove all the accessories. No accessories needed. Ideal time for bathing a baby is 6 to the morning to 10 a.m. in the morning. 6 to 10 in the morning. Ideal time. Ideal place is in the kitchen. Okay, normal temperature of the baby is 36.5 to 37.5
degrees Celsius. Normal temperature of water is 38.1 degrees Celsius. What? Then, meron tayong protocol na tinatawag ang cephalocaudal. Meron tayong protocol. Can you write protocol? Cephalocaudal. C-E-P-H-A-L-O. Sabi mo na tayong ano, Martha, no? C-A-U-D-A-L. Cephalocaudal. Ibig sabihin ninyo from head to toe. Mula ulo hanggang pababa ng paa. Cephalocaudal. Cephalocaudal. Caudal. Caudal. C-A-U-D-A-L. Caudal. Yes. And then, cephalocaudal, sa pang-protocol, ipagawa ng meat. Kaya ako nag-anap dito, gagawa tayo ng meat. So, mula dito, kailangan natin ng three fingers up. Ipasok natin dito, guys. Pasok dito. Tupay. Para tayo nagtutupi ng suman. Yan. Ito ang paggawa ng rectangular meat. Yan ha. Nakuha niyo yung pagtupi kung paano? Yung tatlong finger nyo sa ibabaw ng towel o ng meat. Then, itupi. Then, ipasok dito. Ito ang tinatawag ng meat o pangilod. Hindi kayo pwedeng basta dapot lang tapos ganun-ganun ha. Bawal yun. So, kailangan. Ano ulit ang ideal time ng pagpapaligo? Kitchen. Saan? Kitchen. Normal temperature ng water? 38.1. Okay, pasok na ako. Pasok na ako. So, sinabi ako yung magulang. So, provide privacy, close the AC. Alternate switch of the AC, close the window. Prepare proper lighting. And then, carry out all the materials needed. So, nakahanda na lahat ha. Sa kitchen area po tayo. Malapit kasi yung sa sink. Kaya sa kitchen area ginagawa. Kasi pag sa kwarto, ang layo na lababo. Pag sa kitchen area kasi may table doon, nandito lang yung lababo. Napakadali, napaka-accessible. And then, provide privacy. Kuhanan nyo muna ng thermometer. 36.52. Eh, paano kapag more than 38, papaliguan pa ba? Hindi na. Papaliguan pa? Hindi na. Yes. Sir? Papaliguan pa? Yes. Yes. Bibisikan? Hindi, papaliguan pa rin. Paliguan nyo pa rin. Pag nag-40, lalo nyo paliguan. Buhusan nyo ng yellow. Kasi mag-convulsion yung baby. Yan, yung anak kong panganay, nag-41 siya. She was 1 year and 2 months. Dahil nag-taas yung fever niya, kahit binuhusan namin siya ng yellow, ang naging nangyari, buhay siya, okay. Pero yung edad niya umurong. From 1 year and 2 months, naging 5 months na ng edad niya. Hanggang ngayon, dala-dala niya yung ganong immaturity. Meron nagkakaroon ng polio, meron nagugulag, pero di naman namamatay. Kaya make sure sa bahay nyo, sa bahay ng mga alaga nyo, meron kayong suppository. In case na nagpo-40 na, saksakan nyo natin suppository sa puwet, ha? Hindi ko saan-saan sa puwet. Yung mga sa radio sa puwet, saksakan sa suppository. sa puwet ang saksak, hindi, importante lang ang suppository. Okay, then paliguan. Mabilis, buhos. So, ideal time, 6 to 10 minutes. 5 to 15 minutes, ang ideal time ng pagpapaligo ng baby. Okay, ginawa ko na yan, nakaprepare na, pinatay ko na, provide privacy, tinanggal ko na yung aking mga accessories. Then I spoke to the mother. Inform the parents, or inform the nurses, or inform the doctor that you are giving birth to the baby. After that, unahin natin siya, ano sinabi ko, ano yung protocol? Cephalocaudal. So, unahin natin sa ulo, pababa sa? So, ganito gabihin natin sa ulo, ha? Ano yung tinuro ko? Four lobes? Frontal? Cipital? Parietal? Temporal. So, unahin muna natin sa mata. So, sa mata kasi, kaya kailangan ng isang cotton ball sa mata. I need one cotton ball in the eye because from inner cantus to outer cantus, throat. One cotton ball siya na. Then, from inner cantus to outer cantus. Throat. Okay, only one cotton ball each eye, sir. So, hindi pala siya. Sampu pala. From inner cantus to outer cantus, throat. From inner cantus to outer cantus, throat. And then, sa mukha, in the face, we have three designs. We have S, letter
ano, letters A? Let number 3. Bakit gano'n ang ano? Bakit S, say, and 3 stroke? Why? Why? Yes, we need to use, either you have to choose only S, set, or 3 technique. S, set, 3 technique to avoid the eyes and the mouth and the nose. Na mapasukan ng tubig, lalong maruming tubig, ha? And then after that, pag natapos yun na yung mata, pag natapos yun na yung mukha, itatagilin nyo yung kanyang leg, ilinisan nyo na mula rito palabas sa tenga. So, yung skin fold yung kuyukot, baba natin yan, ha? Retract skin fold, because so many skin fold there, para matagalilibag na pawis, yung libag ng bulbos, saka yung libag ng gatas. Okay, after that, ano ulit? Mata, mukha, and then leeg. Pag nagawa nyo na yung mata, mukha, leeg, ipadry nyo na, padry. First is eye, and then face, and then the neck. And then padry. Walang sabon sa mukha, ah. Walang sabon. No soap in the face. So after that, carry the baby, football hold. Ipo-football hold nyo siya. Pag football hold, you need to say like this. This is the football hold. Bakit football hold? Why is it football hold? Pwede naman basketball hold. Why football hold? To support ng palagi mahulog. Uy, mabigat ang tunay na baby. So, pag football hold, ano talaga yan? Para hindi siya sumipa. Ha? Para hindi siya sumipa. Yes, kasi naiipan nyo. And then, at the same time, you can use your other hand. Habang nakaipit si baby dyan, pwede niya kumuha ng sabon dyan, pwede niya kumuha ng bulak dyan, pwede niya kumuha ng meat dyan. Pero ang ginagawa lang ang football hold is only do that when you do shampooing. So, sa isang patya tayo, splash the water, and then put the soap. After that, from frontal, using your finger pads, from frontal to occipital to parietal, then to temporal. Kuha? Frontal, occipital, parietal, temporal. Kuha? Gawin nyo rin sa rin yung frontal, occipital, parietal, temporal. That is the proper way of shampooing. And then after that, pag nagalawan nyo na, nagawa nyo na yung frontal, occipital, parietal, temporal, ibaba si baby, padry. So, napapansin nyo, as you can see, every procedure we do padry. After that, after the face, after the eye, face, and then the neck, and then the hair. We need to lay down the baby again, and we will do a meat. A meat. Use 4 sides of the meat. Ibig sabihin lahat ng sides ng meat, ng meat kailangan natin gamitin. Meat is M-I-T-T, ha? M-I-T-T. Okay, so, ano? Sweat. So, unahin natin itong, hindi nyo kasi nakikita eh. Unahin natin itong dibdib. Dibdib. Pababa. Then sa kamay, unahin natin yung phalanges o yung interdigital, yung daliri, papunta sa kilikili. Okay, interdigital ang papunta sa kilikili, laging pataas. Why is it needed the stroke is always going upward? Why? Bakit, Pam Ana? Bakit kailangan natin ng ang stroke? Di ba pwede naman, pag tayo nagpaligo, gano'n lang eh. Okay na tayo ba? Stairway? Gano'n? Yeah. Most nurses and caregiver uses the upward stroke because of venous return. Venous return from the word veins, B-E-I-N-U-S. Venous return. B-E-I-N-U-S. Venous return. Ibig sabihin, nagpapaligo na kayo at isa ito ay nagtiterapy pa kayo. Laging pataas, kahit sa matanda, laging pataas kasi papunta sa puso. So, sa habang pinapaliguan nyo siya, nagtaterapin na kayo kasi yung daluyan ng ugat papunta sa puso ng nagpa-function. So, sa lahat ng nagmamasahe, pag nakikita kayo nagmamasahe, pag ang nagmamasahe, pataas ang stroke, good yun. Kasi minamasahe niya kayo papunta sa puso, pinapalakas niya yung puso niyo. Pero pag nagmamasahe pababa, parang lalo nag-release yun ang ano ng energy. So, it should be like this. Laging pataas, kahit sa paa, laging pataasan. So, after the upper extremities, so B, nagawa na natin yung hula, interdigital, papunta sa kilikili. Then, after niyo magawa yung upper extremities, ano ulit? Padry, di ba? Padry. So, ano ulit yung natin? Eye,
extremities na. After the extremities, we will do the lower extremities. So, ganun din, ang strength nun, pataas din. Mula pa, pataas sa singet. Para pa, nagtatera ko rin kayo ng baby, ha? Ano yan? Bakit, bebe? Tapos, napadalinis yun na yung upper and lower extremities. Patry ulit, patry. Saka nyo na itatagilid si baby. Lay baby on the side like this. And then, saka nyo siya haburin naman. Pababa naman niya kasi wala na yung puso doon, ano? Pababa naman niya papunta sa puwet. Pagdating sa puwet, W. Huwag nang, ano ha, huwag nang pataas ha, kasi mapupunta na naman yung dibag sa leeg. So, ganito, hagod, 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 and then sa puwet, W. Bakit W? Kasi W siya. Ha? Ano? Dapat kasi natin yung kuyukot eh. Ang pwet natin may kuyukot. Kaya marunong yung kuyukot natin may ikin. Kasi yung time na yun, di ba na ano yung nanay natin? Kailangan pa na po kasi kayo kasama yun. Kinakain kayo, masarap yun. Joke lang, kayo naman talaga. Pinapatawa ko lang kayo. After that, nagawa na natin yung upper, nagawa natin yung lower, nagawa na natin yung back. Di ba? Tapos na, padry. Padry. After that, bubuhatin ulit si baby. Buhatin si baby, ilagay ulit sa planggana, saka natin siya bibigyan ng huling balaw. So, pag nagawa na yun, ibaba si baby, padry. Di okay na si baby, ha? Okay na siya. Lilinisan na natin ang kanyang genitalia. Pag sinabi genitalia, either vagina or either penis. Depende yun. So, meron din mga tao dyan, sayang na wala tayong whiteboard eh. Hindi madaling mag ano maglinis ang vagina, no? Diba, no? Diba? So, hindi maliit. Ito yung ano natin na. Imagine, ito yung pet-pet natin. Pet-pet na, no? Why? Assuming this is your vagina. Mga ladies. So, yung top ko, this one is what? This part is bakit ayaw lumapit itong mga nasa malayo para makita nyo? Lapit kayo, dali! Lapit, lapit, lapit! Mahirap itong subject na to. Lapit kayo, lapit. Kami nyo makikita, lapit. May exam tayo, no? May exam tayo after this. No? Hindi. Zero. 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 O, ito tinatawag na Mons Pubis. A-M-O-N-S M-O-N-S P-U-B-I-S. Mons Pubis. Ito tutok natin ang tawag doon, Mons Pubis. Tapos, kasi ganito yan, di ba pitong bulak? Tatlong bulak on the right, three cotton balls on the left, and one cotton balls on the center. Wow, may forma pa, no? Three on the right, three on the left, and one in the center. So, magsisimula lahat po sa Mons Pubis, sa tutok. Sa tuktok ng ano natin? Ano tawag sa tuktok? Ano dyan? Mons Pubis. Hindi, ano tawag sa Tagalog? Hindi, matambok. Matapoy. Okay, Mons Pubis, papunta sa inguinal area. Inguinal ay tawag doon ay singet. Mons Pubis to inguinal area. I-N-G-U-I-N-A-L. Inguinal. I-N-G-U-I-N-A-L. Inguinal area. Okay, Mons Pubis to inguinal area. Roll. Tapon. And then Mons Pubis, magpunta naman tayo sa pisngi ng langit. Mons Pubis to labia majora. M-A-J-O-R-A. Iyan natin ang tawag ng pisngi ng langit, ha? Mons Pubis to inguinal area, throw. Mons Pubis to labia majora, throw. And then isa pa, Mons Pubis to labia minora, yun yung labi ng langit. Ang tawag sa labi ng langit, labia minora. Ang tawag sa pisngen, labia majora. Ang tawag naman sa singet, labia, inguinal area. Okay? Ulit, ilan na yung ginawa ko? Mons Pubis to inguinal area. Throw. Mons Pubis to
Dali, throw. Munch pubis to? Labia minora. Throw. Ilan na yung mula? So, sisimulan again natin sa kaliwa. Munch pubis to? Salay kayo, salay, salay kayo. Munch pubis to? Yes? So, ilan muna? Ani na. So, kita na tayo. Munch pubis to urethral orifice. Urethral orifice, U-R-E-P-H-A-L. Isulat ko na lang mamaya, tapos lock yan nila lang. Okay. Munch pubis to urethral openness. Urethral orifice, tapos yung pinakamasarap, ano yun? Yes, clitoris. The most delicious part is clitoris. Okay. Munch pubis to urethral orifice. Clitoris, vaginal opening. Alam niyo na, vaginal opening na yan. And then, huling-huling din misin, ano to? Anus. Anus naman. Anus. So, sila na lang, anus. Okay. Anus. Once pubis, urethral orifice, but clitoris, yung pinakamasarap. Vaginal opening, and then anus. Itong mula. Sa lalaki, paano nililinis ang sa lalaki? Pen and ball pen. Sa lalaki, bakit isang cotton balls lang? Kasi one lang. Ha? One lang. Why only one cotton balls in the finish? Kasi straight. Straight? Eh, how about those on the right and on the left? Oh, may itlog pa. Isang cotton balls. Isang cotton balls. We only need one cotton balls because... Yung butas na sa taas. Urethral orifice niya nasa taas. Tapos, di ba, isang mulang doon, ano niya yung taas? Ano tawag doon sa ulo? Head. Ano tawag sa katawan? Penis. Shark. Shark? Shark ba yun? Nakalimutan ko. Nagbabal ako sa mga naging boyfriend. Shark palad. O sige, sisimulan natin sa butas. Bahala kayo kung gusto niya ng circular motion. Oh, monga. Pag gusto niya ng banana peel. Paano paghawak pag nililinis ang titi? Kailangan ganito. Yan, nasosyal yan. This is the proper holding when you pee mo. Why? So, ganito. Either you want a banana peel or either you want a circular motion. Pero kaya-kaya na kami ngayon, ganun lang yun eh. Round-round lang yun, diba? Sa akin sa baby, mag-aaral yun. Pag sa boyfriend na, mahirap na yun. Siguro, pinay-kaya na ganyan eh. So, ilang muna ulit? Sa babae? Okay, recap tayo, recap. Ulit, recap tayo. Mamaya na recap. After nun, pag nag-inis nyo na yung genital niya, nalinis nyo na yung katawan, bihisa nyo na si baby, lagyan nyo na ng dadap. Lalagyan ba natin ng pulpos o ng cream? Lalagyan ng powder or cream? Are we going to put powder or cream? Depends. We have to ask the nurses, the mother, what are their brand they want to use. But usually, they put cream eh. Okay, start na tayo, recap na tayo. Pag nag-isa na si baby, sa kanya na nililisin yung mga color. Ilalagay niyo na siya sa klibo, ibigay niyo na siya sa nurse, o ibigay niyo na siya sa magulang. Okay, start na tayo. Ulit, recap. Recap ulit, ano sabi? Pagpasok ko sa eksena, kailangan si baby nakaready na. Saan? Kitchen area? 6 to 10 a.m. in the morning, 10 to 15 minutes. And then, 2 basin, 1 soap, 1 knit. Cotton balls, and then diaper to change. And after that, remove all the accessories, hand wash, turn off the AC, make sure proper lighting, provide privacy, and inform the parents or the nurse that you are going to get a baby. Unang-una natin is mata, eye, face, neck, and then, carry the baby and do the shampooing, frontal, occipital, parietal, temporal. And after that, lay down the baby, pat dry, and then do the upper extremities. After the upper extremities, pat dry, do the lower extremities. After that, lay the baby on the back
and do the back with the W there. And then after that, patry again and then do the genitalia. How many cotton balls? Seven. For the girls and for the boy? One. Okay na. Okay na, Sir Teddy. Kasi wala na tayong time eh. So, naintindihan niyo na? Yes. Sure, ah? Any question? No. Sure? Yes. Bala kayo na-exam to. No, baby. Okay. First try, 8 days of life. Ano ang tawag? First try, 8 days of life? proper materials, pero mahirap gawin ito sa tunay na buhay. Sa testa, pag hindi nyo tunay po, hindi rin makakakuha ng license. Or ng LC2 na tinatawag. Ha? So, kailangan ikaroon mo yung mga terminology ng isang implant building. Number one procedure to sa tabak para makakuha kayo ng lisensya bilang competent care leader. Yun lang at maraming salamat at pabuhay po kayo lahat. Yes!